Magandang araw kaibigan. Mayroon tayo ditong repair na Sharp LED TV. Ang model niya ay LC32LE150M. Sabi na may-ari, bigla na lang daw nawala ng picture yung screen pero may audio. Tapos, pinatay nila yung TV. Nung binuksan nila, nagbiblink na lang daw yung indicator. So tara, saksak natin. Kapag ganyan na nagbiblink, may na-detect na error yung mainboard niya. So try natin siyang i-bypass. Sabay nating pipindutin yung input at volume down. Tapos isaksak natin yung TV. Kapag umilaw na yung green indicator sa TV, tsaka lang natin i-release yung pagdiin sa volume down at input. Nakabukas na yung TV, pero wala pa rin siyang backlight. Tara, buksan natin ang loob niya. Ayan, nabuksan ko na siya. Ito yung kanyang mainboard. At ito naman yung kanyang power supply. Ito naman yung connection ng backlight driver papunta sa kanyang backlight. Kapag ganun na walang backlight, ang pwedeng maging sira dyan ay backlight driver or backlight. So susukatan muna natin yung backlight driver niya kung meron siyang output voltage papunta sa kanyang backlight. Ngayon, naka-power on na yung unit natin. Susukatan natin yung kanyang backlight driver kung may output voltage papuntang backlight. Walang output voltage yung kanyang backlight driver. 0.3 volts lang ang nasusukat natin. Ngayon, pwede nating masabi na sira yung backlight driver kasi wala siyang output voltage. Pero mayroon akong na-encounter na TV na LG na hindi nagpo-produce ng output voltage yung kanyang backlight driver. Kasi may nasisend siya or nade-detect siya na backlight na papundi na. Hindi naman siya literal na pundi, umiilaw naman lahat pero may portion na mahina na yung ilaw ng isang backlight. Hindi ako masyadong familiar sa TV na Sharp, so para sigurado, check natin yung backlight. Ayan, na-check natin. Good naman lahat ng backlight. Umiilaw naman lahat. Wala naman ang papundi. So, kumpirmado. Backlight driver yung sira. Dahil sa kakulangan ng parts dito sa probinsya, sabi ko sa may-ari, convert na lang natin yung backlight driver. Pumayag naman siya. So, ngayon, tuturo ko sa inyo yung sequence kung paano gumagana itong circuit. Meron tayong power supply. Meron tayong mainboard. Backlight driver. At syempre, backlight. Si SMPS ang nagpo-provide ng standby voltage sa mainboard.
Kadalasan, 3.3 or 5 volts ang standby voltage. Ngayon, kapag pinindot natin yung power button ng TV, magsisend ng command signal si motherboard kay power supply para mag-on yung iba pang voltage, halimbawa na dito si backlight driver. Ang nangyari sa repair natin? Pagbukas natin ng power button ng TV, pag-send ni mainboard ng command signal kay SMPS para mag-on yung backlight driver, walang response si backlight driver. Agad naman na-detect ni mainboard ang error, kaya siya nagbiblink. Ayan mga kaibigan, base sa nakikita nyo, kinonvert ko na yung backlight driver. Gumamit ako ng LED driver ng lumang LED valve. Yan yung nagsisilbing power supply ng ating backlight. Gumamit din ako ng isang transistor na nagde-drive ng relay na siya namang nagsiswitch on ng improvised backlight driver. Kumuha ako dito ng 12 volt supply ng transistor na nagde-drive ng relay. Itong linya naman na to ay dumiretso sa isang 10K resistor na nakakonekta sa base ng transistor. So, bali nakakonekta siya sa pin 3. Yan, dumiretso siya sa pin 5 ng IC na to. Mag-iiwan na lang ako ng link sa description below. Para kung gagawa rin kayo ng ganito, may guide kayo. Pipindutin naman natin ngayon yung input at volume down. Sabay plug in sa TV. Tapos once na umilaw yung green indicator ng TV, i-release natin yung pagpindot natin sa TV. Ngayon ay pumunta naman tayo sa service mode. Sabay nating pipindutin yung volume down at channel down. Paglabas ng service mode, hanapin natin yung ATC. Kadalasan makikita natin siya sa page 9. Pumunta sa LERR reset, then enter hanggang maging 0. Tapos yung LERR stop, gawin nating 1. Pagkatapos niyan, i-unplug natin yung AC cord ng TV. Pag-antayin ng mga 10 seconds, tapos plug ulit natin. So ayan guys, okay na yung TV. Kung may natutunan kayo sa video na to, pwede kayo mag-iwan ng comment or suggestion sa comment section below. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Stay humble and be creative. Maraming salamat.